Isang mapagpalang araw mga boss. Gusto mo bang bumili o may plano ka bang bumili ng mga makina sa Japan Surplus? Well, tignan mo muna ang video na to para magkaroon ka ng idea sa pagpili ng makina kahit wala kang mekaniko na kasama. Ang pinakauna mga boss ay kung magpapaandar na ng makina si seller ay dapat may maiprovide siya na combinar or modified na oil pressure gauge mismo sa makina para mas masigurado mo mga boss na malakas ang oil pumping ng oil pump ng makina na gusto mong bilhin. Mostly sa mga surplusan ay wala po yung oil pressure gauge, pero kung mag-request ka mga boss ay siguradong meron po yan. Kung wala po talagang oil pressure gauge at gustong gusto mo talaga ang makina, ay pwede mong i-check ang circulation ng oil sa rocker arm mismo sa pamamagitan naman ng pagbukas sa oil filler cap. Ang makina mga boss na may magandang pressure ng oil lubrication sa makina ay magtatalsikan po yan sa ibabaw ng ating rocker arm. Ang pangalawa po mga boss ay i-check mo rin sa oil filler cap kung may usok na lumalabas dito at may kasamang air pressure na malakas. Pagka mayroong usok mga boss ay siguradong may problema sa combustion chamber parts ng ating makina or engine blow-by kung tinatawag. Most of the time mga boss ay hindi agad uusok yan dahil papatayin agad yan ni seller dahil wala ngang cooling ang ating makina. Pero remind ko po sa inyo mga boss na may blow-by po na makikita kung malamig pa ang makina. Ito po ay mga critical na kondisyon ng blow-by. At meron din pong blow-by na magpapakita lang kung nasa optimal working temperature na ang ating makina. Ito naman po ay nagsisimula pa lang na blow-by. Take note ko po sa inyo mga boss na compression tester lamang po ang pinaka-curate na magpapatunay na merong blow-by at loss compression ang ating makina. Pero sa pamamagitan po ng visual checking sa usok sa filler cap at sa ating dipstick ay madiagnose po natin na merong problema ang makina. Pero hindi po yan 100% sure mga boss. Ang pangatlo naman sa ating listahan mga boss ay ang tunog ng makina. Kung may blow-by or loss compression ang makina mga boss ay pwede mo yang mapakinggan sa tunog ng andar nito. Pwedeng kulang sa lakas ang andar, parang hindi galit ang tunog ng andar ng makina, parang palyado. Pakinggan mo din ang knocking sound sa ating crank case, sa cylinder block at sa ating cylinder head. Dahil pag may unusual sounds po yan ay for sure na may problema sa ating makina. Ang pang-apat naman po mga boss ay i-check mo rin sa ating dipstick kung meron ba itong usok na may kasamang pagtatalsik ng oil. Dahil indication din po yan ng engine blow-by. Take note ko po sa inyo mga boss ha, usok na may kasamang pagtatalsik na langis po ang sinasabi ko. Ang panglima naman po sa ating listahan mga boss ay ang cooling system ng makina. Mostly walang cooling ang mga ganitong klaseng pagpapaandar ng makina. Pero remember mga boss na pwede kang makabili dyan na may problema sa head gasket or putok ang ating head gasket. Kaya pwede mo yan i-check mismo mga boss sa discharge port ng ating cooling system kung may usok ba na lumalabas dito, dahil indication po yan na putok na po ang ating head gasket at may overheating issue po ang ating makina. Ang pang-anim naman po mga boss ay tungkol naman po sa dokumento ng ating makina na gustong bilhin. Kung totoong Japan surplus po ito mga boss or baka Pinas surplus lang. Kapag totoong Japan surplus po ang makina mga boss ay may certificate of stock reported po yan. Pero kung Pinas surplus mo yan mga boss ay wala na po. OR at CR lang po ang meron yan. Kaya maging maingat po tayo mga boss at maging mapanuri dahil baka masayang lang ang pirang pinaghirapan. Mas mainam po na Japan surplus po talaga ang makina na ating bibilhin dahil siguradong solido po ito at hindi pa masyadong gamit kung ikukumpara mo sa Pinoy surplus. Kaya kung sa tingin mo ay nakatulong sa iyo ang video na to ay paki-like, share and subscribe na po sa ating channel at paki-follow na rin po sa ating Facebook page. Maraming salamat, Amrut!